So guys, so ngayon magpapa stud tayo ng ating dough. So ayan, check muna natin yung dough natin. So ayan, yan yung ipapasok natin yung dough. Pero tandaan nyo guys, pag tayo po ay magpapa stud, ayan, check natin. Kailangan yung ari po ng ating dough is pulang-pula na. Ayan, parang ganyan po. Kailangan yung pulang-pula na. Para ibig sabihin nun, ready na po siya para i-breed natin. So, dito i-breed po natin siya dito sa ating upgraded kali. So, upgraded kali rin po itong i-breed natin ngayon, guys. Ayan. Patry natin sila. Kung gusto na. Ayun, gusto na po. No? So, gusto na po ng ating dough. Kasi pag ano ng ating dough, hindi po siya magpapasampa. Ayan, oh, grabe ang lalaki nila parehas. So ayan, nakaisang tumba na po, no? So ganun po mag-breed ng rabbit, guys. Kailangan matutumba po yung lalaki para sigurado po na pasok or yung talagang legit talaga yung pagkakakasta ng ating rabbit. Ayan, so ganun po siya, guys, oh. Kung mapapansin nyo po, oh. Ayan, bumibuelo na po ulit yung ating ano, rabbit na lalaki. Tanggalin na lang natin ito. Ayan, oh, grabe. Ayan. So yun guys, pag magpapabreed tayo ng rabbit, kailangan yung babaeng rabbit yung dadalhin natin dun sa kulungan ng ating buck or yung lalaking rabbit. Kasi ang mga rabbit po ay territorial. So kailangan yung babae ang dadalhin natin sa kulungan ng lalaki para hindi niya awayin yung lalaki. Kumbaga matatakot siya kasi territory yun ng lalaki yun. So mas mangingibab na yung lalaki. Guys, oh. So yung pagbibreed ng rabbit, guys, mabilis lang. Minsan abutin ka lang ng mga 10 to 20 minutes. So mabibreed mo na sila nun. Ayan, pansin niyo po yung activity ng ating buck. After po niyan, kailangan kiluhin po natin yung ating dough para makikita po natin kung ilan yung kilo niya nung time na pinastad natin siya. Para pag mga 14 days or 2 weeks, doon natin matcheck kung madadagdagan ba yung timbang ng ating dough. Kasi pag nadagdagan yung timbang ng ating dough ng mga 300 to 400 grams, yun, doon na po siya, ayun, natumba na naman, grabe. You know. So ibig sabihin yung dough pag ano, pag ganun, mabilis. Ibig sabihin ano siya? Gusto niya na or ready na siya for mating. Kasi nga tinataas niya na yung buntot niya. Meron kasing ibang dough pag hindi pa ready. Ibababa lang nila yung buntot nila tapos matatagalan yung buck para makasampa, makabumagsak or maging successful yung mating. So ayan guys, oh. Ayan, naghahabulan na naman sila. So ganyan guys. So, minimum dapat makasampa mga 3 times. Mga 3 times siyang babagsak or fall off kung tawagin. 3 to 5 times para siguradong mabubuo yung anak niya tsaka mas marami siyang pwedeng maging anak. So, ayan guys, ito pa po yung iba nating mga rabbit, guys. Meron din tayo dito, guys, ng anak. Ng anak siya. So, ito guys, nasa 8 days na sila. Ayan. Mas malaki nga lang to kasi tatatlo sila. Nung pinanganak kasi sila ng
nanay nila, mother daw, is ano, anim. Kaso nga lang patay yung tatlo. Ayan, andyan rin po yung ating mga kambing. Yan, hindi pa natin nalinis yung kulungan nila. So, hintayin lang natin siya guys, makatatlo. Tatlong tumba para pwede na. Sulit na yun, sakto na yun. Ayan, bumibilong na ulit yung ating buck. Pero yung lalaking rabbit natin. So ayan, 6 minutes pa lang guys. 6 minutes pa lang pero nakadalawa na siya. So mayroong iba guys, 5 minutes, nakaka-3 o 5 na. Pero ayun, iba, magkakaiba talaga sila ng yung mga bak. Nagpapahinga lang yung ating bak. Pero maya maya bibiro na naman yan ulit. Malapit na siya ulit bumero guys. So yan, serve lang natin. Ayan, maingay na yung kambing natin. Ayan na. Ayan na ulit. Bumibwede na siya ulit, guys. Grabe, ayun. Nakatatlo na siya, guys. Ayos. So, yun lang po, guys. Ganun lang po mag-breed ng rabbit. So, check natin siya mga 14 days kung magpa-positive tong binbreed nating rabbit ngayon. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless. Ayun guys. So, ngayon guys, kikiluhin naman natin siya. Para yung dough natin. Kasi nakailang tumba na yung back natin. Ito. Ito, kikiluhin naman natin siya guys. No? Para lang sa gayon ay makita natin kung ilan yung pagkakaiba. Wait, huwag kang malikot. Okay. Okay. Pahawak-pahawak. Pahawak. Pakikalma natin siya, guys. So, ayan, guys. Yan po yung ano niya. Yan po yung timbang niya. Nasa patanggal. Ayan. 2 3/4 po siya, guys, no? So, ayan. Check natin kung aabot siya ng mga 3 kilo pag nagbuntis siya. So, yun lang guys. Maraming salamat.